Correct, kasi masyadong ang mabilisan ang masyadong mabilis. Kasi nga parang magugulat ka, laki nun. Halos doble, lampas doble yun. So ang gagawin na lang natin ngayon, since na-approve na yan, actually pirmado na nga yan kahapon eh. Ngayon kukuha na ngayon tayo ng itemized list. So ano ba yung 450 billion pesos na kinarga sa budget? Makikita naman natin yan, hindi pwedeng hindi bigay sa atin yan. Pero hindi ko pa siya hawak sa ngayon. Pero as a matter of right, mahihingi ko dapat yan at mahihingi rin yan ng taong bayan. Oo, at kayo po mismo ang personal na tututok dyan na senador. Opo, opo, kasi ginawa ko na itong issue. Ako lang nakapansin ito eh. Mm-hmm. Ito pa, senador, yung 500 billion pesos naman na nakalaan para sa ayuda, ano pong masasabi nyo rito? Yan ang aking pinapahimay actually. Kasi nagulat ako dyan na meron daw sa pronouncement ni Speaker, meron daw dyan 500 billion pesos na ayuda. Ano po ang komento ninyo dahil napirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos yung pambansang pondo sa susunod na taon? Inaasahan po ba ninyo na sana ay nagkaroon ng mga veto doon sa inyo pong mga points na ipinunto bago po ang signing ng budget? Oh, Merry Christmas muna rin sa tanan. Okay. Ang budget kasi sa akong tanawa, sa aking paningin po ay depektibo in the sense na ang approve ng Kongreso na total budget amount. Kasi ako kasi sa total ako nakatingin eh. Sinasama ko yung unprogrammed appropriations. So ang total budget amount ay 450 billion pesos na mas mataas. Ang in-approve ng Kongreso mas mataas sa pre-propose ng executive or ng presidente. E bawal yun. Sa mata ko, bawal yun. Sa, according to the Constitution, the President presents the budget and Congress may approve the budget or and even may reduce the budget but it cannot increase the budget as requested by the President for the operations of the government. O, kasi nasa presidential system tayo eh. So, ang pinakasikat na politiko sa buong Pilipinas, ang presidente, kasi nga presidential system nga tayo. Yun nga. So, si presidente ang ina-assume na siya ang alam niya kung paano gumagalaw ang buong gobyerno, kaya gumagawa siya ng estimate. Okay, ito lamang po ang maximum na halaga na kailangan ko para mag-operate ang gobyerno. O, tapos, sasabihin ng Congress, hindi. Dagdagan pa namin yan ng 450 billion pesos. E bawal na po yun. Pagmamalapis ba yun na maituturing senator? Lalo pa, di ba dapat na sa spending plan nga ng pamahalaan, di ba dapat itemized, Sen? Correct. Exception na lamang po itong nabanggit po ninyo. Ang general rule na talaga ngayon, pinagsisikapan na talaga na itemized. Mm. Pero sa totoo na buhay, kasi kahit tayo na mag-budgeting tayo sa bahay natin, sa household level, sometimes meron tayong tinatawag na contingency fund na hindi na natin yan ma-itemize. Yan na yung pinaka-specific na description ng gastos mo. Yan, contingency fund. So, meron pa rin mga tinatawag na lump sum sa budget, pero sinisikap na ng Kongreso na iwasan yang ganyang klaseng paglalampsam. So ina-itemize. So pati naman yung unprogrammed appropriations, itemize po yan, nakalinya din po yan. Except that ang akin position is merong very specific na nakasulat sa Constitution eh. So maski na disagree ang mga kunyari, ang mga mambabatas, hindi agree, hindi kami isang ayon sa nakasulat sa Constitution, wala kaming magawa kasi di naman batas yung Constitution na pwede namin i-amend. So kailangan i-amend yan ng taong bayan. So kung meron nakasulat sa Constitution na hindi sangayon ng mga mambabatas, wala kaming choice kundi sundin pa rin ang Constitution. O ano yung sinasabi ko na nakasulat sa Constitution? Ulitin ko, ang sabi sa Constitution, ang presidente ang magsasabi kung magkano ang kailangan niya sa pagpapatakbo ng gobyerno.
At ang Kongreso, pwede itong i-approve, pwede itong bawasan, pero hindi pwede itong dagdagan. Anong ginawa ng Kongreso ngayon? Yung suma total na hiningi ng Presidente ay dinagdagan ng Kongreso ng 450 billion pesos. Ganyan kasimple ang aking argument. Bawal yan. Sen, bago ko lang ibigay ang bola kay partner Admar, yung ang program funds, this, pwede yung gamitin, Sen, ano, sa kahit anong programa sa pamahalaan, projects, programs, discretion ng Presidente? Ang discretion ng Presidente would be yung contingent fund. Kasi yun yung isa sa mga lump sum na nababanggit ko. Pero ano yun? Programmed yun. Ha? Programmed appropriation yan. Okay lang yun. Napasok ngayon yun sa suma total na 5.768 trillion pesos. Okay yun. Nakasama dun yun. Pero merong unprogrammed appropriations na ang hiningi ng Presidente ay 281 billion pesos ang kanyang hiningi. Ano ang binigay ng Kongreso? 730 billion pesos. So, tinaasan ng Kongreso yung hiningi ng Presidente. Pero pagdating sa unprogrammed, ano, Admar MJ, pagdating sa unprogrammed, sinikap din naman na maging itemized yan. Itemized din po yan. Hindi po lump sum yan, itemized. Ang aking issue lang, ang issue ko ay hindi dahil sa lump sum ito. Dahil ang issue ko ay hindi dahil sa hindi ito itemized. Ang issue ko ay tinaasan ng Kongreso by 450 billion pesos yung hiningi ng Presidente. Oh, bawal yun. Nasa Constitution, bawal yun. Senador, maayong buntag si Admar po ito. Sir, gusto ko lang malinawan. Sa ilalim ng konstitusyon, kung ano yung iprinisenta ng executive na gusto niyang budget para sa susunod na taon, doon lang magdudwell ang Kongreso sa paghimay dito. Pwede lang niyang babawasan, hindi pwedeng dagdagan. So kumbaga, nabanggit mo kanina, mahigit 400 billion pesos ang nadagdag sa original na panukala ng executive. Yes, 450 billion pesos. 450 billion. Opo. Tama yun. Kasi nga presidential form tayo, lahat ng information about the government, hawak yan ng executive branch, ng office of the president, chief executive, alam niya. Tsaka meron siyang Department of Budget Management na nag-a-approach yan. Lahat ng ahensya ng gobyerno, linalapitan para hingin ano ba ang inyong mga budget. So sila ang nagbuo niyan, sila nag-aral niyan. At pagkatapos ng kanilang malalim na pag-aaral, supposed to be malalim at seryosong pag-aaral ng mga budget request, ipipresenta na ngayon nila yan sa Kongreso. So meron na pong halaga, may amounts na yung kanilang proposal sa Kongreso. Kung tutuusin, ganito nga yan eh. Sa new program appropriations niya, 4 trillion yan. I-estimate na lang natin, 4 trillion yan pesos. Tapos meron tinatawag na automatic appropriations. Yun yung sabi ng DBM. Wala na kayong choice dito kasi may mga batas kayong pinasa na sinabi ninyo na kailangan ilaan ito. Pang-retirement, ganyan. So, 1.7 trillion yun. Kaya nga naging 4 plus 1.7, kaya yung budget 5.7 trillion. Tapos may pangatlong pandugtong pa yan, unprogrammed appropriations. Ang sinubmit ng executive sa Kongreso, 281 billion ang kanilang level sa unprogrammed. Okay. Pagpasa ngayon ng Kongreso, pagdating sa new programmed appropriations, wala tayong problema, 4 trillion din ang pinasa namin. Pagdating sa automatic appropriations, ganun din, 1.7 trillion pesos din yung pinasa namin. Pagdating doon sa pangatlo na parte, yung unprogrammed appropriations, ang pinasa ng Kongreso, 730 billion pesos. Dinagdagan ang proposal ng Presidente by 450 billion pesos. Appropriations din yan. Tatlong klaseng appropriations yung binanggit ko po, mga kababayan. Programmed appropriations, automatic appropriations, unprogrammed appropriations. So kung makita mo yung tatlong kategorya ng gastusin ng gobyerno, lahat po yan ay appropriations, ginagamit yung word na appropriations. At yan din yung nakasulat sa konstitusyon.
The Congress cannot increase the appropriations requested by the President for the operations of the government. So, yan lang po, ganun. Ganun lang po kasimple ang instruction sa Congress, hindi pa masunod. Sir, yung proposed budget na nakarating doon sa dito sa Kongreso, yun din ba yung proposed budget ng executive tapos biglang nagbago nung nagkaroon ng BICAM? Correct. Yan. That's correct. Yung pagproseso sa budget ay nag-uumpisa sa House of Representatives. Pero nanggagaling yan sa submission ng presidente. Kasi nga presidential form talaga tayo eh. Ang sikat presidente talaga. Siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno. May mga independent agencies lang. Pero generally speaking, ang pagpapatakbo ng gobyerno, presidente. Kasi nga presidential form of government nga eh. Okay. So si presidente, nag-research na, kumalap na ng impormasyon, nag-connecta na sa lahat ng ensya, meron na siyang president's budget. Binibigay niya ngayon yan sa House of Representatives. Pinaproseso ngayon yan ng House of Representatives. Pagtapos na sila, ipapasa nila yan na parang batas. Meron na silang panukalang batas, bill na. General Appropriations Bill. Papasa ngayon nila yan sa Senate. At ganun din, ipapasa rin namin yan ng parang batas. So meron din kaming tinatawag na Senate version. Kung hindi magkamukha yung dalawa, kung hindi eksakto ang itsura ng dalawa, yung House Bill at saka yung Senate version, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee. Yun na yun. Tama ngayon yung sinabi mo, Admar or MJ, sa yung sinabi ninyo na nung pumasa ang budget sa House, yung unprogrammed appropriations, ang ano level niya, 281 billion pesos. Yung pumasa ang budget sa Senado at sa Senate version, ano ang level ng unprogrammed appropriations? 281 billion pesos. So tugma, walang problema. Tugma din sa President's submission, 281 billion pesos. Pero nung binalik na ngayon yung Bicameral Conference Committee report, magkano na po ang level noong unprogrammed appropriations? 730 billion pesos. So iba, doon biglang nagbago. So sa yung president's budget, 281 billion pesos. House version, 281 billion pesos. Senate version, 281 billion pesos. Oh, final version, after BICAM, 730 billion pesos. Yun po ang ngayon, ganun po ang ating ganun po kasimple ang ating presentasyon sa taong bayan at sa Supreme Court if ever maka-file po tayo ng petition to question this para once and for all matapos na 'tong issue na 'to kasi nakikita ko po yung trending. Tatlong taon na po 'to na parati na pong kinakargahan ng unprogrammed appropriations. So ganun ang reasoning nila na hindi naman yan kasama sa budget. Paano naging hindi kasama sa budget yan? Sinasabit nga ng presidente yan. Pati sa law na pinapasa namin, kasama din yan. Tapos sasabihin mo, hindi kasama sa budget. Mm-hmm. And paano po mahimay, Senador, kung halimbawa nagtugma yung inyong version sa Kamara, sa Senado, pero pagpunta doon sa BICAM biglang na iba, wala nang may panahon pa ba na himayin nyo yon, di ba? Naghimay na ang Kamara dito sa Senado, naghimay din kayo. Tapos correct, bigla correct. Dito sa BICAM, ganito na yung proposal, sino nang hihimay doon? Correct, kasi masyadong ang mabilisan ang masyadong mabilis. Kasi nga parang magugulat ka, laki noon, halos doble, lampas doble yun. So, ang gagawin na lang natin ngayon, since na-approve na yan, actually, pirmado na nga yan kahapon eh. Ngayon, kukuha na ngayon tayo ng itemized list. So, ano ba yung 450 billion pesos na kinarga sa budget? Makikita naman natin yan. Hindi pwedeng hindi bigay sa atin yan. Pero hindi ko pa siya hawak sa ngayon. Pero, as a matter of right, mahihingi ko dapat yan at mahihingi rin yan ng taong bayan. Oo, at kayo po mismo ang personal na tututok dyan na Senador. Opo, kasi ginawa ko nga itong issue. Ako lang nakapansin ito eh. Mm-hmm.
Ito pa, Senador, yung 500 billion pesos naman na nakalaan para sa ayuda, ano pong masasabi niyo rito? Yan ang aking pinapahimay actually. Kasi nagulat ako dyan na meron daw sa pronouncement ni Speaker, meron daw dyan 500 billion pesos na ayuda.